mapapansin mo, ganun din ba siya tumingin? Kasi pag ganun din siya tumingin, medyo may pasa, medyo may malakas-lakas na yung, ano mo, no? Malakas-lakas na yung advantage. Kasi ganun din siya tumingin eh. Hindi ka niya tinitingnan kung sino ka, tinitingnan niya, Lord, ito ba may potential para sa iyo? May magmamahal ba ito sa iyo? Yan. Sunod, tatanungin mo makalawa, sinong Diyos yun? Baka yung dami ng Diyos na yun, ha? No? Kaya sinong Diyos yun? Yung ba yung Diyos ng Bible? O baka naman, ano? Sunod, o pareho na, Bible na. Sabi natin, pareho na. O sunod, sinong Diyos sa Bible? Oh, alam nyo, hindi lahat pare-pareho ang tingin sa Bible, ha? Kaya naalala ko, may kausap ako, sabi niya, bawal ho yan, sabi ng Bible, sabi ko, bawal yan ayon sa interpretasyon mo. Alam niyo ba yun? Kasi sabi niya, ang ginagabi sa akin, yung Old Testament, bawal daw kumain ng baboy. Sabi ko, bawal yan sa interpretasyon mo. Nakuha mo? Nasabi ko sa kanya, hindi ganun ang intindi ko eh, sabi ko ganun. Ang intindi ko, basta hindi iyo, huwag mo kainin. Oh, naintindihan niya yung sabihin. Kasi yun ang naintindihan ko, the law of love eh. Hindi naman ano, kung hindi iyo, huwag mo kainin. Ngayon, kung hindi luto, huwag mo rin kainin. Baka ano, baka mga delikado ka. Pero kung gusto mo naman, eh, katulad ng mga hapon, mahilig sa hilaw, okay din. Okay? Pero ulitin ko, basta yun. Now, listen to this. What am I trying to tell you that? Kasi sabi sa anak ko, dahil ka tingin doon, the unseen factor, oftentimes what we are looking at, guwapo ba yan? Di ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Yung mapagmalasakit? I'm telling you, those are lies. Pag nandiligaw pala, ang bait niyan, pumupo ka. Ito, ano, dito ka, dito ka. Napakamalasakit niyan, pero pag asawa ka na, trust me, nakaupo na yan, upo ka na, ati-ati ba eh. Ibang-iba na. Hindi dahil pinagdugo sa kamalang pinto. Wow! Diba? Ikaw na, thank you. Ang pinto, ang pinto, trust me, pag-asawa mo na yan. Nasa labas ka pa, sarado na yung pinto. Dapat kandaduhan ka pa. Diba? Nalala ko nga, recently sabi ko, kasi asawa ko, medyo nagpipilay-pilay, pinag-drive yung anak ko, sabi ko, ito na mag-drive. So, pagbaba niya sa sasakyan, inaalalayan ko, pag ano, sakay niya, ano, sabi niya, mag niya, Bong, love you, ha? Sabi niya, at bakit? Nag-drive mo, nag-uusap na kami sa kwan, sabi niya, thank you sa palagi mo akong inaalalayan, hindi mo ako iniiwan, sabi niya, eh imagine, 27 years na kami. O, di ba? Kaya tuloy natanong niya, ng anak ko yung sa akin, Ma, ano bang nakita mo kay Papa? Ano mo, pangit na. Dati, mabait na, pangit pa. Sabi ko naman ganun. Diba, sakit, no? Pero kung palitin niya, kasi sabi niya, it's not what you see. It is what God sees. That's how wise people think. Ganun din, pag nagtatrabaho, huwag mo lang isipin yung, wow, ano, malaking kita. Relax ka lang. May kilala ko ganyan eh. Dahil in-offer na siya, katabaho siya, ganun ang trabaho niya. In-offer siya, triple na kanyang sweldo. O, nung tinanggap siya, di natanggap na. In-offer na, pinaylay. Nakita sa ano? Sa HR. Dahil regular, hindi pa siya regular eh. Diba sa una, hindi ka pa regular eh. Hindi siya ni-regular. Kasi ang taas sa sweldo, sobra. Hindi niya naintindihan, may mga ingitero sa loob. Hindi na naintindihan kung ano ibig sabihin ng taas sa sweldo na yun. Kasi ibang tao, kailangan na sweldo lang eh. Kabago-bago, taas sa sweldo, sobra. Ang tagal-tagal na rito. Okay? Eh, hindi naman kayo pareho ng trabaho eh. Ito, tatawid ng wire eh, mamamatay eh. Ikaw lang, dyan ka lang nakaupo eh. Kasi hindi mo naintindihan yun, yung responsibility factor. Nasaan nagagalit ka na lang, hindi mo alam na involved pala buhay dito. Ganun, no? So, sabi niya, ano mo, grabe, hirap-hirap po ako, nawalan po ako trabaho. 3 months, wala akong trabaho. Eh, ba't ka ba napunta dyan? Sabi niya, eh kasi tatlo yung ano, 3 times of my pay. Oh, kaya pala naman. Kaya, alam niyo, ingat kayo sa mga ganong offer, yung mga 3 times of your pay. Lagi titignan ko, ano yung nakikita ba ng Diyos? Bakit ka nilalagay dyan? Ako ha? Nakakalingan tayo? Kaya ang wise ganoon, making the most of your time because of days of even, ano? So again, do not be foolish. Understand. In other words, the will of the Lord is. Paano maaksaya palahon mo? By doing not the will of the Lord. If you don't understand the will of the Lord, obviously, you're wasting your time. You're serving the world. You are not serving the King.
Kaya, yun po ay mamagmumultiply yung worries. Nagkakamin yan? Nandiyan pa kayo? Sabi na, prior to my coming here, may tumawag from Switzerland. Hindi nga tulong. Sabi niya, ano po bang gagawin ko? Yung asawa ko, buhay ka sa Pilipinas. Okay? So, ano po ba ang nangyari? Eh, mababae? Ano bang gagawin ko? Di ko na kaya. Kailangan ko nang bumalik dyan. Oh, relax mo na, relax mo. Before you make any decision, ayusin natin. Pagbalik nyo, ano po bang namin yung gawin? Aawain ko siya. Nakabuti sa'yo, hindi. Makakabuti sa'yo, hindi. Sabi niya. Kasi basta, kailangan mo kagante. Magbalik tayo ulit. Ano po ulit ang motive niyo? Gagante. Ipaglalaban ninyo ang inyong men. Sa totoo lang, sino ang sentro ng inyong ginagawa? Yung bang asawa ninyo o kayo? Yung bang Diyos o kayo? Sabi niya, ako lamang po. Okay, kung umuwi kayo, mabubuo ba yung pamilya nyo sa gagawin nyo? Kasi ano ba gusto nyo mangyari? Naku ninyo? Intindihin nyo ano yung gagawin nyo. Ano ba kayo? Pag umuwi ba kayo? Nakipag-away kayo? Yung ba yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Sabi niya, gusto ko sana mabuo kami. Yan! Mabubuo kayo sa gagawin nyo! Aawain nyo siya! Di ba? Uwi kayo! Wala kang trabaho ngayon! Buong buo yung pamilya nyo! Okay! Hindi na po ako muna uuwi. Parang yung sabihin, hindi siya mga tao ganun eh. Yung solusyon nila, sa liwa sa gusto nyo mangyari. Ang Diyos ganito. Gusto nyo hindi kasi oras nyo? Understand this way. Nalala ko yung mga bata kami. Ako, basketball player ako ng bata ko eh. Sa Marikina. Alam nyo ba, nauubos ko oras ng kapapractice, hindi naman ako lumalaki. Bilang nyo na sayang oras ko. Sabi ko, ba't ba nauubos oras ko dyan? Minsan maglalaro ng basket, tatanda na namin, ano, yung mga dati kong kalaro, maglalaro, magtitirahan pa rin. Sabi ko, wala na tayong patutunayan, mga kapatid. Hindi na tayo magiging PBA, kahit ang gawin natin. Maglaro na tayo para mapawisan. Di ba? Ano ba? Mag-aaway pa yan. Pow! Ano ba? May mapapatunayan pa ba tayo dyan? Ano ba talaga objective natin sa paglalaro? Mapawisan ba? Ma-exercise? Tumanda pa tayo ng malakas? O mag-away-away tayo magpatayan dito? Ano, bigyan ito mahimik eh. Oo okay, nga, no? Ano, objective natin? Palakatunayan natin tayo pinakamagaling na player noon? Wala na, lipas na. Kung talaga magaling ka player, nasa NBA ka na sana. Tama, balik. Kaya understand the will of the Lord. Huwag nyo sayangin ang oras. Di ba, yung iba, ating ato, yeah, pinagalitan ang asawa ko eh. Mahilig kang manood ng mga cooking show? Di habang nag-ano ko, nagbabasa, nanonood isang cooking show sa amin. Load ng cooking show, hindi naman nagluluto. Grabe na ba? Ano kasi mahilig ako magluto noon. Kaya lang wala ako oras. Sabi niya, sasayangin mo lang oras kung kapag manood ng cooking show, hindi naman nagluluto. Sabi niya, sige na, patay mo na yung TV na yan. Mag-aaral na ulit ako. Kasi hindi na magagamitin. Which is true. Sabi niya, sayang oras. Nakuha? Nagkakalihan, kaya importante yan. Kaya, balik tayo. Understand the will of the Lord. Serve the King. Now, if you serve the King, doon ang effect. You will be single-minded. Grabe, no? Sabi niya, for this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat, at what you will drink, nor your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Kaya sabi niya, yung word na worried, alam niyo yung word na worried? Diba, ginagamit ibang salita dyan, anxious eh. Pero ang anxious, divided mind. Ang worried naman, para sinasakal. Nasasuffocate. Hindi ka na makahinga. Ngayon, normally, kaya ka naman nabihan kasi ang daming iniisip. Diba? Iisip mo yung iinumin. Iisip mo yung susunod sa dami. Diba? So, yung kakainin. So, in other words, you're thinking a lot. But sabi ng Diyos, be single-minded. And to be single-minded, does that mean na wala kang gagawin? O sige na, bahala na. Bahala na lang. Hindi ganun. Hindi ka naman ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin niya, you are responsible. Tingnan niyo ha. Sabi ng Bible, look at the birds. Sabi niya, of the air, they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? Oh. Tingnan niyo sa tali. Tingnan niyo nga yung mga ibon. Nagwo-worry ka ba? Tingnan niyo yung mga ibon. Nagtatanim ba yan? Nag-aani? Hindi nagwo-worry. Pinapakain ng Diyos. Dinalo ka na. Marunong, pwede ka magtanim. Pwede ka umani. So ano bang ina-worry mo? Kaya
Kaya kung ikaw nga marunong magtalini, alam mo, alam naman hindi ka pabayaan ka ng Diyos. Nakuha? Yung ibang tao, problema ganito. Lord, may nang mahala, pero hindi naman nagtatrabaho. Di ba? Hindi naman nagtatrabaho. Hindi naman. Huwag talagang kailangan mo na mag-worry. Hindi ka lang nagtatrabaho. Na hindi na yung sabihin, nakaupo lang yun yan, bahala si Dad sa akin. Pakakainin niya ako. Di ba? Ang sabi ng Bible, pakinggan niyo ha, and to make it your ambition to live a quiet life, a peaceful life, hindi worried life. Paano? Attend to your own business. In other words, work with your hands as we commanded you, so that you will behave properly toward outsiders and not be in any need. Paano daw? Para wala kang pangailangan? Ano? Work with your hands. Oh, ang ibig sabihin ng Bible, be responsible. Kung ano yung pinatatabaw sa'yo, gato yan, kaya tayo nag-worry for tomorrow kasi hindi natin ginagawa dapat natin gawin ngayon. Sino man nag-aaral sa inyo? Obviously lang, naranasan yung mag-aaral, tama? Kaya natin mo-work dito eh. Nag-graduate kayo sa school. Karamihan ng worried sa exam, hindi nag-aaral. Nag-aaral sila during the exam. Dagdag nila yung mga aralin sa exam. Kaya sabi ko, teacher lang yan, kodi ko. Nag-aaral po. Napanin nyo, people who are worried during the exam are people who never prepare themselves before the exam. Yung iba naman, they prepare cramming na. Nandun na, yung as in, matutulog yun bukas pang mag-aaral na madaling araw para mag-exam. Ano sa awa ng Diyos, nung nag-aaral ako, sa awa ng Diyos, nag-aaral ako, yung katrabaho ko. I was a tricycle driver, jeepney driver, and at the same time, working off talaga. Ngayon, sabi nga sa akin, paano mo nagagawa na nakakapag-aral ka, hindi ka naman natatakot, and paano mo nagagawa yun? Every day, nagbabasa ako. Every day, nagsosolve ako ng problems. Every day, nag-aaral ako. Ang kapag sabihin, kapag din sa exam, pag sabi, oh, surprise, please! Not surprise. No. I mean, surprise! No, wala surprise kasi ready ka eh. Okay? Pakasabi sa kapag tabi mo. You want to be single-minded? Be responsible. Be responsible. Yeah. Masunod. Hindi lang responsible. Reasonable. Tingnan mo ha. And who by being worried can add a single hour to his life? And why are you worried about clothing? Sabi niya, padadagdagan ba yung buhay mo? It's weird. Pag nag-worry ka ba, naaayos ba yung sitwasyon mo? Pag-isipin mo buti, pag nag-worry ka ba, maaayos ba yung... Sabi niya, ako, patay, mag-report bukas. Ano mag-report mo? Mag-report. Sige. Pag nag-worry ka ba, maaayos yung report mo? Hindi. Gawin mo na lang. Kabilis yung buhay. Nalalala kayo, anak ko, mag-i-exam siya sa Saturday. Saturday, Sunday, yung civil engineering. Mag-board exam nila. Alam mo ba, 3 weeks ago, iyak na iyak niya. Papa, ayaw na nung mag-i-exam nila. Hindi ko talaga kakain, papa. Ayaw mo na. Takot. Sabi sa kanya, Satan, saka iiyak mo ba eh, bubuti ang lagay mo. Kasi kung bubuti, iyak mo na iyak. Ano kasi iyak na iyak para bumuti? Pakiramdam mo, bumuti ba lagay mo? Maintindihan mo ba yung inaaral mo? Kaya iyak mo? Hindi. Hindi pala eh. Sige, bakit mo pasasayangin ang oras na kaya iyak? Mag-aral ka na lang. Mag-aral ka na magtuturo sa'yo kung kinakailangan. Nag-review ka naman. Hindi punta ka sa... Mag-aral ka na lang mas nauna sa'yo. Baka sakali matulungan ka. Yung hindi mo naintindihan, itanong mo, paano? It's it. Tanong. Ang mga konti, nung hinanin ko kahapon, sabi niya, Papa, excited na ako ng exam. Sabi niya, bakit? Hindi na ako worry. Bakit sabi niya, nag-aaral na lang ako, kaysa nag-worry ako. Pero Papa, kung bumagsak ako, ako mag-worry. Sabi niya, anak, you gave your best. And to me, wala kang dapat alalahanin. Kung masaka o hindi, I still love you. And I will support you. Diba? Ang sabi sa kanya, kaya give your best shot for the Lord. Sabi niya, thank you. Kaysa naman mag-worry pa ako, paano kung lumagsak sa planner ako, paano naman, sasayahin ko. So, ito lang yan. Kung may magagawa ka, huwag ka na mag-worry. May magagawa ka naman. Tama? Kung wala kang magagawa,
huwag ka nalang mag-worry. Wala ka namang magagawa. Di ba reasonable? Nagkakaniya? Kasi single-minded ka. Nagkakaniya tayo. Ah, sabi mo sa tabi mo. Worried ka ba sa pimples mo? May magagawa ka? Wala kang magagawa? O, wala kang mag-worry. Ngayon naalala ko, tinanong ko ng asawa ko yun kasi na, di ba, lalag-lagay ng buhok mo, di ba ganyan? Sabi mo, buti hindi ka nag-worry, nakakalbo ka. May magagawa ba ako? Ito, mag-gabot ka. Ito, hindi gawin. Eh kung hindi pa rin tumubo, may magagawa ako. Wala, o di wala. Di ba wala siya? Saan na kayo sabihin? Kapag may magagawa ka, gawin mo. Pero kung wala kang magagawa, relax ka na, huwag ka na mag-worry. Hindi na kang mawabuhasan ang kagwapuhan yun eh. Hindi ako, ha? I'm referring to you. Sa pagsaya sa katabi mo, huwag ka na mag-worry. Okay? Now, dagdagan pa natin, sabi niya, reverend. Ano ba kayong sinya, reverend? You give respect to your God. Look at this. And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? In other words, why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field which is alive today, and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Sabi niya, that do not worry then what will we eat, or what will we drink, or what will we wear for clothing. For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. Tingin tayo sandali. Ang sabi niya? Sabi niya, tingnan mo ha, nag-worry ka. Kanina, responsible ka. Ngayon, tingnan mo nga yung lilies. Ayan, yung lilies na yan. Ang gara ng damit nila, ang gara ng tsura nila. Susunugin naman sila the following day. Kasi pag ginaga na sila, susunugin na sila. Sabi niya gano'n. Kasi basura naman yan eh. Sabi niya gano'n. And look at Solomon. With all his wealth, he could not even dress himself the way the lilies are dressed. So what's the point? Sabi niya, you may be responsible, but sometimes your condition is beyond what you can do. Nagkakaniyan tayo. If it is beyond what you can do, then understand there is a God who can do beyond what you can think, ask, or even imagine. Yun ang Diyos mo. So doon ka tumakbo. Eh sabi niya, kaya ang mga Gentiles, ang terminology, ang words na ginamit ng New Century Version, sabi niya, and the people who do not know God, sabi niya, ang kanilang buhay is always seeking what they will eat, what they will wear, what they will drink. Sabi niya, but God knows all of them. Tama? Sabi niya, kaya hindi dapat yun. Dapat ang reverence ninyo, if you want to be single-minded, is to seek God's kingdom, to seek His righteousness, and all these things, sabi ng Bible, He will give it to you. Ibibigay ko sa inyo. Alam niyo ba, ang tagal kong minori sa buhay ko yan? Ako kasi coming from a very poor, not really very poor, but very, was just poor. Poor family. Siyang kaming magkakapatid. We have to study, we have to support our own, ourselves, just to finish. Eh, nakanindid yan. Kuya ko, kaya yung kuya ko sa amin, hindi siya sanay na sa pamilya siya lagi. Alam niyo bakit? Lagi siya nasa labas. Dahil nakikita na siya sa mga tinuturuan niyang classmates para makapag-aral siya. Eh, nakanindis ka akin. Yung isa naman, luluto ng kung ano-ano, nagbebenta. Nagdadala ng kung ano-ano palinda sa eskwela para makapag-aral siya. Yung pangalawa naman, iba naman yung style niya, sip-sip siya sa nanay ko. Yung style niya eh. Diba? Yung isa naman, iba rin. Dinadaya niya ang tatay ko. Iba rin. Ang laki ng hinihingi niya na hindi naman totoo. Ano naman yung style? Ako naman, iba naman. Iba yung diskarte ko. Isang kapatid ko, iba rin yung diskarte niya. Sa scholarship naman. So lahat kami may kanya-kanya diskarte. Pero lahat yung nagbunga naman. Diba? Kanya-kanya, makikita niyo yung mga bunga naman, iba-iba. So, sa awa ng Diyos, naayos. Pero ito isang bagay nakita ko. Noong ako, siyempre, kung galing ka sa hirap, mag-worry ka mawalan ulit. Kaya niyo? Nakuha niyo yung sabihin? Kailan niyo may isang bagay na nakakatuwa. Pag inuna mo talaga ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Nung hinamon ako ng Diyos para magturo, simple lang sabi niya sa akin, akong bahala sa iyo. Huwag kang hihingi kahit kanino. Huwag kang hihingi kahit kanino. Huwag kang
magtatanong magkano ibibigay sa iyo. Huwag ka magtatanong ng ganyan. Ako lang bahala sa iyo. Ilang taon na ako nagsasalita ganito. Hindi ako nagkulang. Lagi, ngayon, laging bago sa sakyan ko, nakakainis na kayo. Bakit? Kasi nga, totoo ang Diyos. Hindi ako naghahanap ng bago sakyan. Inaano ko lang, kung kailangan sa sakyan, ibibigay niya. Pag di kailangan niya, ibibigay. Kasi naalala ko, nung una ako nagturo, hala-hala Rizal. Biruin ninyo, papunta ako doon, ang pera, wala akong kapera-pera. Sabi ko, Dad, aagahan ko lang na nagpunta, maglalakad ako. Tutal, alas 3 pa lang yung turo ko. Alas 7:30, nagsisimula na ako maglakad. Papunta. Nung palakad na ako ganyan, yung pera kong dala-dala, eh mula naman Quezon City lang naman yun, tsaka hala-hala yun, kaunti lang naman yun. Malapit lang yun. Dala-dala akong pera, tamang-tama na pambili ng banana cue. So, pambili akong banana cue. Bigla sabi ng bata, Kuya Bong, Kuya Bong! Oh, bakit? Uy, uy! Kami, bakit? Sama ako sa'yo! Tawa ko! Bakit? Sasama ko sa akin! Bakit? Sabi ng nanay ko, samahan daw kita! Sabi niya, oo, oh, lang kasama ka! Pag may kausap ako sa habang yung balakad, di ba? Sabi niya, oh, sige ka, gusto mo lang balanak yun! Happy tayo! Di sa Santa Ana, isa sa baba, dalawa naman yun eh, sa bawat sa city. Sabi niya, ay, hindi na po, okay na po, kumain na po. Tsaka sabi ng nanay ko, ako daw magbayad ng pamasahe mo. Mapitalian mo! Sino ka nung mag-iisip na mayroon pala padadala ang sa magbabayad ng pamasahe? Nawa ninyo? Sabi ko, wow, totoo ang Diyos! At dahan-dahan, ano, at sa akin, tapos, nagdrama ang tatay ko, umuwi ako, galing halala, drama ang tatay ko, sa kagaling? Sa halala, Rizal ko, ano trabaho mo? Iniwan mo yung negosyo, iniwan mo yung ganito, ano lang trabaho mo ngayon? Nagtuturo po ako. O, ano siya?